Our graceful and merciful God who loves us. Aming mahabagin at mapagpahalang Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Thanks for giving us salvation from condemnation in eternal hell. Maraming salamat po sa pagliligtas ninyo sa amin mula doon sa impyerno sa walang hanggang impyerno. Before we got our salvation, we didn't have hope to enter the heaven. However, you loved us and you called us in your church. That's why we are so thankful. Bago po kami magkaroon ng kaligtasan, kami po ay makasalanan at kaaway ng Diyos. Gayunpaman, kami ay inyong minahal at kinahabagan. At ngayon ay meron kaming buhay na pag-asa na makakapasok doon sa walang hanggang langit. Today, our precious brothers and sisters are before you in order to have fellowship with you, with your precious words. Ngayon po, ang mga kapatid ay narito sa harapan mo upang magkaroon ng fellowship at sa pamamagitan ng inyo pong napakahalagang mga salita. Please, the Holy Spirit be with us and guide us to understand your words and the will of your will. Naway ang Banal na Espiritu ang gumabi sa amin upang maunawaan namin ang inyo pong mga salita at ang inyo pong kalooban. If there are brothers and sisters who are not here and are sick, please recover from their sickness and please guide them to abide in our fellowship. Kung may mga kapatid po ang may mga karamdaman, pakiusap, tulungan niyo po silang gumaling sa kanilang mga sakit at makasama po namin sa susunod na fellowship. And we are praying for Iba Bible Seminar and Grand Bible Seminar with our sister church, Gwangju Nambu Church. At kami po ay nananalangin sa paparating na Iba Bible Seminar at ganun din sa amin pong Grand Bible Seminar kasamang mga kapatiran namin sa Gwangju Nambu Church. Please touch our heart to evangelize for the lost soldier to be saved. Naway hipuin niyo po ang aming mga puso upang kami ay makapag-ibanghelyo upang maligtas ang mga naliligaw ng mga kaluluwa. We sincere hope many lost soldiers shall be saved. That's why let us glorify you and let us be joyful in front of you. Kami po ay umaasa na marami pong mga kaluluwa ang maliligtas upang sa ganun ay maluwalhati namin ang iyong pangalan at ganun din ay maluwalhati din po kami. And please comfort our brothers and sisters with this your words. At naway, pakiusap, naway aliwin niyo po ang lahat ng mga kapatiran sa pamamagitan ng inyo pong salita ngayong araw. We rely on the Holy Spirit now. Kami po ay umaasa sa Banal na Espiritu ngayon. We pray in the name of Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen. Amen. Buksan po natin sa Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 24. Roma chapter 8, verse 24. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? 2 weeks ago, we have Grand Bible Seminar with Cheongju Church, with San Narciso Church. Nung nakaraang linggo, tayo po ay nagkaroon ng Grand Bible Seminar kasama ang Cheongju Church at kasama ang mga kapatiran sa San Narciso Church. Even though there was a typhoon, that's why maraming ulan. However, brothers and sisters invited precious soldier and let them hear the gospel. That's why we are so thankful. Kahit may bagyo po at medyo maulan, yung mga kapatiran po ay tapat na nag-imbita ng mga naliligaw na kaluluwa. Kaya nga po sila ay naligtas at tayo po ay nagagalak. Already, mission team, brothers and sisters got the salvation. They have living hope. That's why they came here in order to share great gospel with precious souls. Yung mga mission team po ay sila po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya nga po sila ay mayroong buhay na pag-asa na maibahagi ang kaligtasan ito sa mga naliligaw ng mga kaluluwa. Brothers and sisters, how were you saved? Mga kapatid, paano ba kayo naligtas? How were you saved?
Paano kayo naligtas? By grace of God and sa pamagitan ng pananampalataya. Tama po ba? And also, sa pamagitan ng ang pag-aasa ng Diyos, tayo ay naligtas. Tama po ba? Okay. Dahil, when we heard the gospel, already we believe that there are eternal heaven and eternal hell. That's why may puso upang makapasok sa langit. That's why sa pamagitan ng pag-aasa, tayo ay naligtas. Ito ay kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Kaya dito, Apostle Paul recorded Roma chapter 8 verse 24, "For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees?" Kaya nga, isinulat ni Apostle Pablo ang talata sa talatang 24, "Sapagkat tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita?" Tingnan po natin sa versikulo 24, "We were saved." Paano? Paano po? "We were saved." Paano po? Sa verse 24 po, "Tayo ay nailigtas." Paano po? Okay. Tayo ay naligtas sa pag-aasa na ito. Pag-aasa. Sa pamagitan ng pag-aasa, tayo ay naligtas. Dahil we do and we believed there are eternal heaven and eternal hell. Dahil naniniwala tayo na mayroong walang hanggang langit at walang hanggang impyerno. Before we got the salvation, if we died, if so, we should enter the eternal hell. That's why at the time we had a sincere heart to enter the heaven. That's why through hope we were saved. Bago tayo magkaroon ng kaligtasan, kung tayo ay namatay, tayo ay pupunta sa walang hanggang impyerno. Kaya nga nagkaroon tayo ng puso na nagagalak. Kaya nga meron tayong at tayo ay naligtas at ngayon meron tayong pag-asa na papasok doon sa walang hanggang langit. Then brothers and sisters, do you have still hope after you got the salvation? Kaya nga mga kapatid, meron pa ba kayong mga pag-asa pagkatapos ninyong magkaroon ng kaligtasan? Siyempre. Kung walang pag-asa, hope, if so, we cannot have Christian life properly. Kung wala pong pag-asa, wala po tayong maayos na Kristiyanong pamumuhay. Even though we encounter many difficulties and sufferings, we have a living hope. That's why we can endure and we can overcome from many things. Kahit meron tayong mga kahirapan at pagdurusa, nagagawa po nating mapagtagumpayan iyon dahil meron po tayong buhay na pag-asa. Tingnan po natin sa middle part, "But hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees?" Sinasabi po dito sa gitna ng talata, "Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita?" Brothers and sisters, what kind of hope do you have? Mga kapatid, ano bang uri o klase ng pag-asa meron kayo? We shall enter the heaven. We have hope. Ito po yung pag-asa na tayo ay papasok doon sa walang hanggang langit. And we have hope to abide in eternal hell with the Lord forever and ever. At tayo ay may pag-asa na makakapasok doon sa buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. And in heaven, walang sakit, walang hospital, and hindi kailangan, no need pera. Tama ba? Lahat ng baga na ito ay ang pag-asa na walang hanggan. Walang hanggang pag-asa. Pero sinasabi ng Biblia dito, hope that is seen is not hope. In this world, unsaved people, they have hope. However, in front of the Lord, that is not eternal hope. Sabi dito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Kaya nga yung mga hindi ligtas ay merong pag-asa dito sa sanlibutan. Ganun paman, iyon ay hindi tunay na pag-asa.
In this world, for our Christian life, in order to preach the gospel, we need house and money and many things. Dito po sa Sanlibutan, para maipangaral yung ebanghelyo, kailangan po natin ng pera at ng bahay. However, all things that are in this world, that is temporary, they are temporary, not eternal things. Gayunpaman, lahat ng mga bagay dito sa Sanlibutan ay pansamantalang at hindi po sila pangmatagalan. For example, we have our children. Halimbawa po, meron po tayong mga anak. And we have a husband and wife. Meron po tayong mga asawa. And we have friends. Meron tayong mga kaibigan. Eh, lahat ng kaluluwa nila ay mahalaga, pero if we have hope in sa tao, if so, we can be disappointed. Yung kaluluwa po nila ay mahalaga, pero kung sila ay umaasa sa mga tao, tayo po ay madidismaya. What about your husband and your wife? Paano naman po ang inyong mga asawa? What about your children? Paano po ang inyong mga anak? Yes, surely they are precious in this world. However, they are not eternal hope. Sila ay mahalaga sa atin, ngunit hindi sila yung ating buhay na yung walang hanggang pag-asa. That's why God says, don't rely on men. Kaya nga, sinasabi ng Biblia, huwag tayong umasa sa tao. Because men cannot be eternal hope. Dahil yung mga tao ay hindi maaring maging buhay na pag-asa. And what about money? Paano naman ang pera? Also, it is temporary things. In this world, in order to have a Christian life, it is needed. Maging ito ay hindi panghabang buhay na pag-asa. Pero para makapamuhay ng maayos na Kristiyanong pamuhay, kailangan natin yung mga bagay na ito. That's why here, let's consider hope that is sin is not hope before God. Kaya nga, isipin po natin ang talatang ito na yung pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. That's why bilang Kristiyano, if we focus sa hindi perfect hope, if so, we cannot have Christian life properly. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, kung hindi tayo umaasa doon sa buhay na pag-asa, ibig sabihin, mahihirapan po tayo. Buksan po natin sa Ikalawang Korinto, chapter 4. Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 18. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Here, the Bible says sa huling bahagi, the things which are not seen are eternal, the things which are seen are temporary. Dito, sabi dito, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Unsaved people focuses on temporary things that is not hope before the Lord. Yung mga hindi ligtas ay umaasa sa mga temporaring mga bagay. Yun po yung hindi tunay na pag-asa. Lahat ng bagay, all things they have hope, when they shall die, lahat ng bagay will disappear. Sa lahat ng bagay na kanilang inaasahan, ay mawala ito ng biglaan. However, we was saved through hope and we have living hope. It is eternal things. Gayunpaman, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan dahil meron tayong pag-asa at meron tayong buhay na pag-asa. That's why the Bible says, our hope is not dead hope, it is living hope. Kaya nga, sinasabi ng Biblia na yung mga bagay na yun ay hindi natin pag-asa at meron tayong buhay na pag-asa. Buksan po natin sa Unang Pedro chapter 1. First Peter chapter 1. Unang Pedro chapter 1 po. First Peter chapter 1 verse 3. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kanyang malaking kahabagan
ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. We were born again. It is amazing miracle and God's grace. Ito ay tayo ay naipanganak na muli. Ito ay nakakamanghang bagay. Even though our souls were dead because of Adam, through Jesus Christ, we were born again by grace of God. It is amazing, amazing grace. Kahit yung kaluluwa natin ay namatay dahil kay Adan, ngunit dahil kay Jesus, yung kaluluwa natin ay nabuhay na mag-uli. Yun po ay nakakamanghang bagay. Because of our sins, we should go to eternal hell and there will be eternal torment in hell. We could not die in hell forever and ever. Dahil sa kasalanan, nararapat tayong maitapon doon sa impyerno at tayo, buong buhay natin ay tayo masusunog. However, we were saved. How? Gayun pa man, tayo ay nailigtas. Paano po? Tingnan po natin sa versikulo 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to living hope through resurrection of Jesus Christ from the dead. Sa talatang 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Here, the Bible says, how were you born again? Dito, sinasabi ng Biblia, paano tayo nabuhay na mag-uli? Through Jesus Christ's death and resurrection, we were born again, the Bible says. Sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo, tayo ay ipinanganak na muli. It is abundant mercy. Ito yung malaking kahabagan. Surely, because of our sins, we should go to eternal hell. However, God gave His abundant mercy for us. Tiyak na dahil sa ating kasalanan, tayo ay mapupunta doon sa walang hanggang impyerno. Pero dahil sa pag-ibig at malaking kahabagan ng Diyos, tayo ay pupunta sa langit. Why did he give abundant mercy for us? Bakit siya yung nagbigay ng malaking kahabagan sa atin? Because we are very kind and we are beautiful and handsome. Dahil ba tayo ay mabuti, gwapo at maganda? Hindi po. Kahit pangit, kahit mahirap, kay hindi mabahit, He loves us without condition. Minahal po tayo niya nang walang kondisyon. It is abundant mercy. Ito po ay isang malaking kahabagan. Without mercy of God, no one could be born again. Kung walang kahabagan ng Diyos, walang sino man ang ipapanganak na muli. God became human being. He is Christ. And God allowed that. He died on the cross. Ang Diyos ay naging tao at siya ay namatay at hinayaan ng Diyos na siya ay mamatay doon sa cross. Without condition, God allowed that His only begotten Son died on the cross. It is abundant mercy. Walang kapalit, hinayaan niya na mamatay yung kanyang bugtong na anak doon sa cross. Ito ay nakakamangha at malaking kahabagan. Fathers, brothers, and mothers, sisters, can you allow your son die for another people? Yung mga magulang po dito, kaya nyo bang hayaan yung inyong mga anak na mamatay para sa ibang mga tao? Opo, hindi po. Hindi po. It's difficult. Ito po ay mahirap. However, He is Creator God, He is Mighty God, He allows His only begotten Son died on the cross for you and for me. Siya ay manalikha at makapangyarihang Diyos. Ganun pa man, hinayaan niya na mamatay yung kanyang anak para sa iyo, para sa akin. Pag-ibo, dahil in order to give living hope for us. Upang tayo ibigyan ng buhay ng pag-asa. However, some brothers and sisters are difficult to have a Christian life because they forget.
they forgot living hope. Gayunpaman, may ilang mga kapatiran ang nakakalimutan na makapamuhay ng maayos sa Kristiyanong pamumuhay dahil nakalimutan po nila yung buhay na pag-asa. Actually, if you are old, surely you can have a living hope more than younger brothers and sisters. Sa katunayan, kung kayo po ay mga matatanda, mas tiyak po na mabubuhay kayo, magkakaroon kayo ng buhay na pag-asa sa halip na yung mga kabataan. If you are already a senior citizen and 70 years old, 80 years old, if so, your body is weak and may sakit. Kung ngayon, sigurado, you can have living hope to enter the heaven. I would like to enter the heaven, yayon, because aking buhay. Kung kayo ay senior citizen, may edad na 70 to 80 years old, nakakaramdam kayo ng kahinaan at mga sakit. Kaya nga, nagnanais kayo na makapunta na sa langit. Sigurado, not only old brothers and sisters, but also young brothers and sisters, we have living hope. That's why we can overcome lahat ng bagay sa mundong na ito. That's why, brothers and sisters, let us not disappointed because of our difficult things. Kaya nga, mga kapatid, huwag po kayong madismaya dahil sa ating mga kahirapan. Kung ngayon, what about wicked men, unsaved people? Ganun pa man, paano naman po yung mga hindi ligtas, yung mga masasamang tao? Already we considered, even though they have hope, when they shall die, lahat ng hope nila will disappear. Wala na. Alam po natin na bagamat may pag-asa sila, pag sila ay namatay, yung kanilang mga pag-asa ay mawawala. That's why the Bible says, Proverbs chapter 10, mga kaikan, Proverbs chapter 10, verse 28. Mga kaikan, Proverbs chapter 10, verse 28. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pag-asa ng matuwid ay ahantong sa kaligayahan, ngunit ang inaasam ng masama ay mapaparam. Yeah. The Bible says, the hope of the righteous will be greatness. But the expectation of wicked will perish. Sinasabi ng Biblia na ang pag-asa ng matuwid ay ahantong sa kaligayahan, ngunit ang inaasam ng masama ay mapaparam. Brothers and sisters, masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Walang sago sa likod, brothers and sisters. Brothers and sisters, nasa likod, walang sago. Walang buhaying pag-asa? Meron po, tama? Kaya tayo ay masaya. Dito, the hope of the righteous will be greatness. Dito, yung pag-asa ng matuwid ay ahantong sa kaligayahan. That's why, brothers and sisters, if you have difficult things now, don't meditate worldly things. Meditate salita ng Diyos and pray to the Lord and have fellowship with brothers and sisters. When you focus on Dios, you can keep joyful in your Christian life. Kaya nga mga kapatid, kung kayo'y mga kahirapan, huwag po kayong magtuon ng pansin sa mga makabundong bagay. Kung hindi, pagbulay-bulayan nyo yung salita ng Diyos at pagkatapos, kayo ay magkakaroon ng pag-asa at masisihan sa inyong buhay. Yeah. And Job chapter 8 verse 13, sinasabi ng Biblia, ang pag-asa ng masasamang tao ay maglalaho. Pag-ibo, dito also, the expectation of the wicked will perish. Pag-ibo, lahat ng pera, even though they have, will disappear when they shall die. Sabi po dito sa Kawikaan, sabi po dito sa Kawikaan chapter 28, katulad din ng nakasulat sa Job, na yung inaasahan ng mga masama ay mapaparam. Yeah. That's why, brothers and sisters,
When you see Magandang Bahay, when you meet rich men, at the time, don't be disappointed. Even though they have maraming bagay, lahat ng bagay ay sinasabi ng Biblia, maglalaho, disappear. Naunyan po ba? Yeah. Don't be disappointed. Wag po kayong madismaya. And also, even though we shall die, because of accident, because of all, because of sickness, huwag kayong mag-aralan. Ganun pa man, kung tayo ay mamatay dahil sa aksidente, dahil sa sakit, dahil sa ating katandaan, huwag po kayong mag-alala. Ano ang importante? After we got the salvation, we have a living hope. It is important because even though we shall die, we shall be raised like Jesus Christ. Hindi po ito mahalaga. Bakit? Dahil pagkatapos nating mamatay, tayo ay pupunta sa langit. Tayo ay kasama ng Panginoon na pupunta doon sa langit. We believe the Bible is true. The Bible says there will be resurrection of righteous and unrighteous. Naniniwala po tayo sa Biblia at naniniwala tayo na mayroong muling pagkabuhay ng isang matuwid at ng muling pagkabuhay ng isang masama. Which means when Jesus Christ will come again in the air, born again Christians will be taken sa langit. Ibig sabihin, pag si Jesus ay bumalik sa ikalawang pagkakataon, lahat ng mga born again ay kukunin papaitaas. Even though dead men will be resurrected. Gayun din, yung mga patay na mga tao ay sila'y muling mabubuhay. And after millennium kingdom, there will be a resurrection of unrighteous. At ganun din, pagkatapos ng millennium kingdom, meron ding pagkabuhay ng mga hindi matutuwid. That's why at the time, they will receive judgment from the Lord according to their sins. At sa oras na yon, sila ay tatanggap ng hatol sa Panginoon dahil sa kanilang mga kasalanan. That's why Acts chapter 24 verse 15, we have hope toward God. There will be a resurrection of righteous. Kaya nga po sa Gawa chapter 24 verse 15, tayo ay may pag-asa sa Diyos dahil tayo ay mabubuhay na muli. And also now, there are those who were dead after they got the salvation. Ganun din sa mga panahon ngayon, mayroon ding mga patay kahit sila ay nagkaroon ng kaligtasan. We had a fellowship with brothers and sisters. Some brothers and sisters were dead already. However, we have hope they will be resurrected. Tayo ay nagkakaroon ng fellowship kasama yung ibang mga kapatiran na namatay na. Gayunpaman, tayo ay mayroong buhay na pag-asa na atin silang makasama muli. Buksan po natin sa Unang Thessalonica chapter 4. First Thessalonians chapter 4. Verse 13. Unang Thessalonica chapter 4, verse 13. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Yeah. Apostle Paul recorded here, let them know, Thessalonica brothers and sisters, let them know, those who were dead are asleep, sleeping, Apostle Paul said. Sinabi ni Apostle Pablo sa mga kapatid sa Thessalonica na may mga natutulog. Actually, about this one, we should know properly at the time, even though we cannot meet again in this world, we have hope. That's why we cannot be sorrowful. Sa katunayan, dapat nating maunawaan na ito na bagamat mayroong namamatay, bagamat may natutulog, meron tayong buhay na pag-asa na sila ay ating makakapiling muli, kaya nga mapapawi yung ating mga kalungkutan.
About hope, we should know. That's why Apostle Paul said, I do not want to be ignorant brethren. Kaya nga, patungkol doon sa buhay na pag-asa, kailangan nating malaman upang tayo magkaroon ng buhay na pag-asa, mga kapatid. Here, the Bible says, concerning those who have fallen asleep. Ibig sabihin, even though they were dead, they are sleeping. Ibig sabihin, sleeping. Ibig sabihin, they will wake up and get up. Sinasabi dito, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog. Ang ibig sabihin, sila ay patay, ngunit natutulog. Kaya nga, sila ay magigising muli. Brother and sisters, did you sleep last night? Mga kapatid, nakatulog ba kayo kagabi? Opo. Sigurado, sigurado kailangan ng sleeping. Sigurado pong kailangan nating matulog. Yeah. That's why you are here. Tama ba? Kaya nga kayo po'y narito ngayon. Yeah. Some brothers and sisters died. And they will get up. It is a resurrection of righteousness. Righteous. May mga kapatid na namatay na. Gayunpaman, sila ay mabubuhay. Kasi nga, merong muling pagkabuhay ng mga namatay. That's why here, Unang Thessalonians chapter 4, verse 13, lest you sorrow as other who have no hope. Unang Thessalonica chapter 4 verse 13 sa huling bahagi, lest you sorrow as others who have no hope. Kaya nga sinasabi dito na ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Yeah. Last time we conducted funeral service para kay Sister Saint, Saint Sister Mary Joyce. She is young, however, God called her to heaven. Nakaraan po, nagkaroon tayo ng funeral service sa banal na si Sister Mary Joyce. Sigurado, mother, nanay niya ay sobrang sakit kanyang puso dahil mother cannot meet and see in this world anymore. Dahil yung kanya, masakit para sa kanyang nanay at mga magulang dahil hindi niya na makikita yung kanyang anak dito sa mundo. However, Christians, all Christians can meet again. Again her, that's why we cannot be sorrowful. Gayunpaman, yung mga ligtas sa mga Kristiyano ay makikita natin muli si sister, kaya nga hindi po tayo malulungkot. Actually, in this world, worldly things, she didn't have hope. However, she had a living hope to live in this world forever and ever with God. It is amazing, amazing grace. Sa katunayan, siya ay walang pag-asa dito sa sanlibutan. Ngunit ngayon, meron siyang buhay na pag-asa, nakapiling niya yung Panginoong Hesukristo. Actually, bilang Kristiyano, when we participate in funeral service of brothers and sisters, kung ngayon, it is very thankful before the Lord. Bilang mga Kristiyano, kung tayo nakikibahagi sa ganitong mga funeral service, maaring tayo pwedeng makapagpasalamat sa Panginoon. And also we can comfort families of saints. At ganun din, maaari nating maaliw yung mga pamilya ng mga kapatid na namatay. Because we believe there will be resurrection, that's why we are thankful and we are happy. Dahil naniniwala tayo sa muling pagkabuhay, kaya nga tayo'y labis na nagpapasalamat at tayo'y labis na natutuwa. Unsaved people, ayaw nila ang kamatayan. However, Christians can follow our death. Kaya nga, yung mga hindi ligtas, ayaw nila ng kamatayan. Pero yung mga ligtas, tayo ay nagagawang sumunod sa ating kamatayan. Because we have living hope. Tama po ba? Yeah, sigurado. That's why, brothers and sisters, even though you shall die,
후하그까 용막 아랄라. There will be resurrection of righteous. 'Wag po kayong matakot mamatay dahil naniniwala po tayo na mayroong muling pagkabuhay. If so, would you like to die right now? Kung ganun, gusto niyo na bang mamatay ngayon? Would you like to die right now? Gusto niyo bang mamatay ngayon? Eh, ayaw. Pagi po, may larawan ng nakatirang buhay. Tama po? Layunin, purpose. It is to preach for the lost souls. Ito ay yung ipangaral, yung ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa. We are living, tayo ay nabubuhay para sa ipangaral ng ebanghelyo. Ito ay yung mission bilang Kristiyano. That's why we are living. Kaya tayo ay nabubuhay upang ipangaral yung salita ng Diyos, yung ebanghelyo. Kung walang layunin ng buhay natin, yeah, mas mabuti to die right now. Kung walang layunin yung ating buhay, mas mainam na mamatay ngayon na. That's why brothers and sisters, don't focus sa worldly things, focus sa living hope. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong maglaan ng inyong pansin dun sa mga makasanlibutang mga bagay, kung hindi sa mga walang hanggang bagay. Buksan po natin sa unang Timoteo, unang Timoteo chapter 6. Unang Timoteo chapter 6. Unang Timoteo chapter 6 verse 17. Unang Timoteo chapter 6 verse 17. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. In this world, if we focus sa pera, if so, yeah, we can be disappointed easily. Sa mundong ito, pag ating inilalaan ang ating mga pag-iisip doon sa pera, pwede po tayong madismaya. That's why the Bible says, don't trust in uncertain riches. Kaya nga sinasabi ng Biblia na huwag kayong umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Because God knows, when we focus on uncertain riches, we can be disappointed. Dahil alam po ng Diyos na kung tayo'y naglalaan ng ating pansin sa mga bagay na hindi tiyak, tayo ay madidismaya. Also tao, if we focus on men, if so, we can be disappointed. Gayun din sa mga tao, kung tayo ay aasa sa mga tao, tayo po ay madidismaya. Only living God. Kung hindi, sa buhay na Diyos lamang. Because God gives us richly all things to enjoy. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. That's why when we keep living hope in our Christian life, our Christian life can be joyful. Kaya nga, kung ating ilalagay sa ating, iingatan sa ating puso, yung buhay na pag-asa, tayo ay magiging masaya. Brother and sister, do you have bank book? Mga kapatid, meron ba kayong bank book? Halimbawa, if you focus on bank book, araw-araw buksan and meditate, kung kayo, sigurado, you shall be disappointed. Halimbawa, kung kayo magtotoo ng inyong pansin doon sa bank book na yun, araw-araw, magbubulay-bulay kasama yung bank book na yun, maaaring kayo ay madismaya. Dahil, kulang balance, and balance is decreasing, reducing. Kaya we can be disappointed. Dahil yung balance natin ay nababawasan ng nababawasan, kaya nga tayo ay nadidismaya. However, when we trust in the Lord, He gives us richly all things to enjoy. Ganun pa man, kung tayo iaasa sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating mga kasayahan, tayo ay maliligayahan. That's why the Bible says, those who trust in the Lord, He is blessed. Kaya nga sinasabi ng Biblia na kung sino man yung mga umaasa sa Diyos, sila yung mga pinagpapala. Kung gayon, those who have hope,
how should we how can we have a Christian life? Kung ganun, yung mga may pag-asa, paano tayo makakapamuhay sa ating Kristiyanong pamumuhay? First, even though we will encounter many difficulties, we can overcome. Una, kahit na makaranas tayo ng iba't ibang mga kahirapan, magagawa nating mapagtagumpayan iyon. Buksan po natin sa Job chapter 14. Job chapter 14. Job chapter 14, verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat may pag-asa sa isang punong kahoy na kung ito'y putulin ay muling sisibol at ang sariwang sanga niyon ay hindi hihinto. Yeah. The Bible says there is a hope for tree. Sinasabi ng Biblia na yung punong kahoy ay may pag-asa. Yeah. Let's look at trees. They have hope, the Bible says. Tignan po natin yung mga puno. Sabi ng Biblia, meron silang pag-asa. Because if it is cut down, then it will be sprout again, and that its tender shoot will not cease. Dahil kahit ito ay putulin, ito'y muling sisibol, at ang sariwang sanga niyon ay hindi hihinto. Why the Bible says the tree has hope? Bakit sinasabi ng Biblia na yung punong kahoy ay mayroong pag-asa? In the Bible, the tree indicates ang puno ay tumutukoy born again Christians. Naunayan po ba? Buksan po natin sa Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17. Verse 8, Jeremiah chapter 17, verse 8. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Here, he shall be like a tree planted by waters. Here, he indicates those who trust in the Lord. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, yung siya ay tumutukoy sa mga tao na umaasa sa Panginoon. Tingnan po natin sa versikulo 7, Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope in the Lord. He is, in verse 8, he shall be like a tree planted by the waters. Sa talatang 7, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Ang mga taong ito ay magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Brothers and sisters, do you trust in the Lord? Mga kapatid, kayo ba ay umaasa sa Panginoon? And brothers and sisters, do you have hope in the Lord? Mga kapatid, meron ba kayong pag-asa sa Panginoon? If so, you can be like verse 8. Kung ganun, kayo ay pwedeng maging katulad sa talatang 8. In verse 8, the heat and the drought indicates in our Christian life we can encounter many difficulties and sufferings. Sa talatang 8, yung init at yung pagkatuyo ay tumutukoy sa ating Kristiyanong pamumuhay na nakakaranas ng mga kahirapan at pagdurusa. Brothers and sisters, if you would like to bear fruit continuously, trust in the Lord and have hope, have living hope. Mga kapatid, kung gusto nyong mamunga ng marami, pakiusap, magkaroon kayo ng buhay na pag-asa. Because the Bible says, the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord, for he shall be like a tree planted by the waters. Dahil yung mga Kristiyano
na inilalagak yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon, sila ay yung magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. In the Bible, the water indicates minsan the Word of God and minsan the Holy Spirit. Sa Biblia, yung tubig ay minsan kumakatawan sa banal na Espiritu at minsan kumakatawan sa salita ng Diyos. We were saved, and then if we trust in the Lord and if we have living hope, kung ngayon, we can bear fruit continuously. Kung tayo ay may pagtitiwala at pag-asa, tayo ay patuloy na makakapamunga ng mga bunga. Brothers and sisters, would you like to bear maraming bunga? Mga kapatid, gusto nyo bang mamunga ng maraming bunga? Sigurado, if you have a mango tree, konti lang bunga kung ngayon ayaw, tama po ba? Pero kung maraming bunga, kung ngayon masaya, tama po ba? Masaya ang Panginoon rin. When we bear maraming bunga, ang Panginoon ay sobrang masaya. Naunyan po ba? Kung ngayon, how should we do? The Bible says, let us trust in the Lord and let us have a living hope. Kung ganun, paano natin magagawa yun? Sinasabi ng Biblia, dapat magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Diyos at magkaroon tayo ng buhay na pag-asa. Actually, if we have a living hope and we trust in the Lord, if so, we can overcome with strength and with power of God and with wisdom from the Lord. Sinasabi ng Biblia, kung mayroon tayong buhay na pag-asa, magagawa nating maging malakas, magkakaroon tayo ng kapangyarihan mula sa Diyos na mapagtatagumpayan natin lahat ng mga kahirapan na yun. Brothers and sisters, do you have hope? Mga kapatid, meron ba kayong pag-asa? Meron ba kayo? Opo, kung ngayon, you can be strong. Kung ganun, maaari kayong maging malakas. Pero kung walang hope, pag-asa, kung ngayon, kayo ay magiging mahina. Masaya ba kayo? Opo. Pero bukang sleepy or pagod, tired. Buksan po natin sa Hebrew chapter 6. Hebreo chapter 6. Verse 19, Hebrew chapter 6, verse 19, Hebreo chapter 6, verse 19. Pasayin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuwaryo sa kabila ng tabing. Yeah. Do you know anchor of ship? Alam nyo ba yung angkla ng barko? Yeah. Ship launched on land. If so, they fall down sa sea, anchor. Yung mga anchor barko, pag pumupunta doon sa mababaw na bahagi ng karagatan, inalalagay po nila o inalaladlad po nila yung kanilang angkla, yung angkla ng barko. Actually, our hope is important because our hope is like anchor of the soul. Sa katunayan, yung ating pag-asa ay napakahalaga. Bakit? Yung pag-asa natin ay katulad ng angkla para sa mga nawawalang kaluluwa. If men fall down, anchor sa dagat, sa sea, if so, yeah, ship cannot move and go away. Kung ang isang barko ay inihulog niya yung angkla niya doon sa ilalim ng tubig sa dagat, hindi po siya pwedeng umalis. Like that, when we have a hope, we can be sure and we can be steadfast. Katulad nito, kung meron tayong ganung pag-asa, pwede tayong makatayo sa ating pwesto at meron tayong buhay na pag-asa. Sigurado, when we have hope, we can be strong in front of the Lord. Tiyak po na kung meron tayong pag-asa, tayo ay
magkakaroon ng kalakasan para sa Panginoon. There is a famous drawing. The title is The String of Hope. Meron pong isang sikat na drawing dito, ang pamagat, yung tali ng pag-asa. Yeah. Last night, I posted sa ating messenger group chat. Tingnan po natin sa screen. It is a famous drawing, a British James Watt drew. James Watt. James Watt po. May isang napakasikat na drawing dito ng isang Briton. Ang pangalan niya ay si James Watt. Here we can see she is blind and she is playing harp. However, only there is one string. Dito po sa larawan, may isang babae na nagpi-play ng isang harp. Siya ay bulag. Kaya nga, meron lang siyang isang string dito. The other strings already removed and only there is a string. She is playing harp. Yung ibang mga string ay nasira na, nawala na. Kaya nga, ginagamit niya yung harp. Gamit yung isang string na lamang. And she sits on the earth. At siya ay nakaupo dito sa mundo. Yeah. She is living in this world. However, only she has hope, isang string of hope. Siya ay nabubuhay dito sa sanlibutan, dito sa mundo. Gayunpaman, siya ay nabubuhay dito sa mundo ng merong iisang string ng harp. Actually, she is blind. Her life is so difficult. Sa katunayan, siya ay bulag, kaya nga yung kanyang buhay ay talagang kakaiba. However, she has hope. Ganun pa man, siya ay may pag-asa. Which is a string of hope. Ito po yung pag-asa ng nag-iisang tali. She trusts in the Lord. Isang string. One string. Siya ay umaasa sa Diyos gamit yung isang string. Like her, we are living in this world even though we don't have lahat ng bagay. We have Jesus Christ sa ating puso. Kaya tayo ay sobrang masaya. And we trust in the Lord. Only isang string. Tama po ba? Kung ngayon, no problem. Because it is eternal hope. Bagamat tayo'y umaasa dito sa libutan, gamit yung isang string lang, hindi mahalaga yon. Bakit? Meron tayong buhay na pag-asa. Brother yung isang Jesus, string. Even though you don't have lahat ng bagay, if you have faith, if you were saved, huwag kayong mag-aralan. Because there will be eternal heaven. Mga kapatid, kahit walang anuman, sa inyo dito sa sanlibutan, huwag kayong mag-alala. Bakit? Kung meron kayong pananampalataya at meron kayong kaligtasan, kayo ay may pag-asa na papasok sa walang hanggang langit. That's why Brother Jay and Sheeters, please have fellowship with Brother Jay and Sheeters who have a living hope. Kaya nga, pakiusap mga kapatid, kayo ay magkaroon ng fellowship doon sa mga kapatiran na mayroong buhay na pag-asa. Brothers and sisters, with whom would you like to have a talk? Mga kapatid, kanino nyo ba gustong magkaroon ng pag-asa? Ibang tao o brothers and sisters who are saved? Ibang mga tao ba o yung mga kapatid na ligtas? Brothers and sisters, tama po ba? Yeah. Kaya sa linggo, we are people of the Lord, we are have fellowship, with the word of God, it is amazing grace. Kaya nga, tuwing linggo, tayo ay nagkakaroon ng fellowship sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga kapatid. Ito po ay nakamanghang bagay. Last time, we had funeral service para kay Mary Joyce. At the time, I thought, she died. Even though she is young. Kung ngayon, kulang fellowship with brothers and sisters in this world. That's why I thought she desired to have fellowship with brothers and sisters. That's why I thought,
let us have fellowship more and more. Nung nakaraan, tayo po ay nagkaroon ng funeral service para kay Sister Mary Joyce. Napakabata niya pa para mamatay. Kaya nga inisip ko na wala siyang sapat o maraming pagkakataon para magkaroon ng fellowship sa mga brothers and sisters. Kaya po naisip ko na tayong lahat ngayon ay magkaroon ng mas maraming fellowship. Yeah. That's why before we shall die, let's have fellowship properly according to our schedule of fellowship. Let's participate in with all our heart. Kaya nga, pakiusap mga kapatid, sa maraming pagkakataon, naway magsama-sama tayo at sundin natin yung schedule ng may maayos na puso. And some sisters, maraming sisters, meron mahirap bagay dahil ang mga asawa nila ay hindi nalitas. Tama po ba? Pero, don't give up. Pray and evangelize continuously. May mga sisters po dito, yung asawa nila hindi paligtas. Kaya nga, pakiusap, huwag kayong tumigil sa pag-invite sa kanila at manalangin. Ancient time, many sisters who had the hope, they were not disappointed because of unsaved husband. Noong unang panahon po, may mga kapatid, mga sisters, ang naligtas, gayunpaman meron silang pag-asa at bagamat yung kanilang mga asawa hindi paligtas, sila ay naniniwala doon. Let's trust in the Lord for your husband to be saved. Tayo'y magtiwala sa Panginoon upang ang inyong mga asawa ay maligtas. You cannot do, that's why pray to the Lord. And you need wisdom and power from the Lord. That's why, let you trust in the Lord continuously. Hindi nyo po kaya na sila ay hikayatin. Kaya nga, kailangan natin manalangin para sa mas marami pang mga karunungan. At magtiwala sa Diyos na sila ay may evangelize din. Buksan po natin sa Unang Pedro chapter 3. Unang Pedro chapter 3. Verse 5. Unang Pedro chapter 3 verse 5. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ng unang panahon ay ganito ginayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili at sila'y nagpasakop sa kani-kanilang mga asawa. Yeah, here the Bible says there were those who had hope in the Lord. How did she do? Sinasabi ng Biblia na may mga tao talagang umaasa sa Diyos. Kung ganun, ano ba yung kanilang ginawa? They were submissive to their husband. Sila ay nagpasakop sa kani-kanilang mga asawa. Yeah. It is needed for our sisters if your husband are not saved on the love. Ito ay kinakailangan ng mga sisters kung ang kanilang mga asawang lalaki ay hindi paligtas. You also have a living hope. If so, don't give up dahil may pangako and may pag-asa. Kaya, yeah, pray to the Lord and evangelize for your husband. Kaya nga, kayo din ay may buhay na pag-asa. Kaya nga, huwag kayong tumigil at patuloy na manalangin para sa inyo pong mga asawa. That's why when your hope will come, yeah, there will be no pagdurusa, difficulties and sufferings. Kaya nga, kung ang inyong pag-asa ay dumating, kung ganun, wala kayong mga kahirapan at wala kayong mga pagdurusa. Actually, if our hope is accomplished immediately, if so, walang disappointment. Sa katunayan, kung yung ating pag-asa ay naisagawa ng mabilisan, kung ganun, hindi tayo makakaranas ng disappointment. However, according to God's will, they can be delayed. Ganun pa man, ayon sa kalooban ng Diyos, pwedeng yung pag-asa natin ay ma-delay. Buksan po natin sa mga Kaikan chapter 13. Mga Kaikan chapter 13
verse 12. Verse 12. Kawikaan, chapter 13, verse 12 po. Pasensya po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagpapasakit ng puso ang pag-asang naantala, ngunit punong kahoy ng buhay ang natupad na nasa. I know many sitters, their heart are sick because of their heart didn't accomplish it until now. Nalalaman ko po na may mga ibang mga kapatid na mga sisters ang may masakit na puso dahil yung mga nagagawa nila ay kukunti lamang. If so, what do we need? Kung ganun, ano yung kailangan nating gawin? Kailangan ng pananampalataya. That's why we are focusing on the Word of God for our faith. Kaya nga, umaasa tayo ay, naglalaan ng ating pansin sa salita ng Panginoon. Tingnan po natin sa versikulo 13. He who, verse 12, hope deferred makes the heart sick, but when the desire comes, it is a tree of life. Sinasabi dito sa verse 12, nagpapasakit ng puso ang pag-asang naaantala, ngunit punong kahoy ng buhay ang natupad na nasa. Dahil sa asawan ninyo, inyong puso ay sakit at mahirap. Kayo ay mahirap. Pero, paki-focus, when the desire comes, it is a tree of life. Ito po, paglaanan niyo po ng pansin, ngunit punong kahoy ng buhay ang natupad na nasa. Yeah. Surely, God will help you. Your husband shall be saved. Tiyak na ang Diyos ay tutulungan kayo at ang inyong mga asawang lalaki ay maliligtas. When the desire comes, it is a tree of life. Kung ang punong kahoy na buhay ay natupad, ito ay natupad yung kanilang pagnanasa. Where was the tree of life? Nasaan ba yung punong kahoy ng buhay? Nasaan po? Nasaan po? Sa inyong bahay? Tree. Tree of life. Sa halaman ng Eden. Naunyo po ba? May tree of life sa halaman ng Eden, ibig sabihin, ito ay nasa langit. Nasa langit in. Ibig sabihin, when the desire comes, it is a tree of life. At the time, we can enjoy the life of a tree. Kung yung pag-asa natin ay dumating, tiyak po na iyon ay ating magiging punong kahoy ng buhay. Kung ganon, tayo ay magiging magalak. Yeah. Finally, your husband shall be saved, and when we will enter the heaven, in heaven we will enjoy the tree of life. Sigurado po ito na yung inyong pong mga asawa ay magkakaroon ng kaligtasan at sama-sama po tayong papasok doon sa walang hanggang langit at sama-sama po tayong magsasaya. Even though now you have difficulties and persecution because of your husband, don't be disappointed. Trust in the Lord because when the desire comes, it is a tree of life. Kahit meron tayong mga kahirapan ng pagdurusa, huwag po tayong ma-disappoint. Bakit? Lahat ng mga pag-asa nating naaantala, pag nangyari, ito ay magiging punong kahoy ng buhay. Lahat ng pagdurusa ninyo will finish when we will enter the heaven. Lahat ng ating pagdurusa ay matatapos pag tayo ay papasok na doon sa langit. That's why, until we will enter the heaven, let us be holy before the Lord. Kaya nga, bago tayo pumasok doon sa walang hanggang langit, pakiusap, tayo ay maging banal sa harapan ng Diyos. Dahil tayo ay naging mga anak ng Diyos, kaya we should be holy. Dahil tayo ay mga naging anak ng Diyos, marapat lamang na tayo ay maging mga banal. At the time, we can preach the gospel properly without
without holiness, even though we preach the gospel, the Holy Spirit cannot work properly. Sa katunayan, kahit gusto nating ipangaral yung ebanghelyo, kung hindi naman banal yung ating mga puso, hindi po natin magagawang maipangaral yung ebanghelyo. Yeah, we are praying for Grand Bible Seminar. That's why, brothers and sisters, let's trust in the Lord and let's be holy and let's evangelize strongly. Kaya nga tayo ay nananalangin para sa paparating na Grand Bible Seminar. Kaya nga pakiusap, tayo ay dapat magkaroon ng banal na pamumuhay upang makapagligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Because this coming Grand Bible Seminar can be last chance. That's why let's do our best. Dahil maaring itong paparating na Grand Bible Seminar ay huling pagkakataon para makapagkandak ng Grand Bible Seminar. Kaya nga, gawin natin yung ating pinakamainam at dapat maging banal tayo. Psalm writer testified in Psalm, mga awit chapter 39 verse 7, at yayon Panginoon sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo, nasa Panginoon. Naniyo po ba? Only Panginoon, only Diyos. Naniyo po ba? Kaya, brothers and sisters, pakiusa, follow Bible reading schedule. Kaya nga, pakiusap mga kapatid, sumunod po tayo sa Bible reading schedule. Yeah, yung brothers and sisters, anong aklat are you reading araw-araw? Walang sagot. Ano pong aklat ang binabasa nyo araw-araw ngayon? Ezekiel. When we follow our guidance, sa katunayan, we can trust in the Lord's work. Kung tayo ay susunod sa naitakda, kung ganun, pwede tayong magtiwala sa Panginoon. Jeremiah chapter 17, verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. Jeremiah chapter 17, verse 7. Jeremiah chapter 17, verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mabalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Brothers and sisters, gusto ba ninyo ang blessing? Opo, kung ngayon, how should we do? We should trust in the Lord and we need hope. Kung ganun, kailangan po nating magtiwala sa Panginoon at kailangan nating magkaroon ng pag-asa sa Panginoon. And also, mga awit chapter 146 verse 5, maligaya siya na ang pag-asa ay nasa Diyos. Naunyo po ba? Maligaya ba kayo? Opo. Opo, maligaya. Yeah. Maligaya siya na ang pag-asa ay nasa Diyos. Nasa Diyos. Kaya, brothers and sisters, meditate and think about pag-asa. Living hope. Kaya nga, pakiusap mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin at pag-isipan yung salitang pag-asa, yung buhay na pag-asa. Okay, maraming salamat po, brothers and sisters. Manalangin po tayo. Our living and working God, thank you so much. Aming buhay at gumagawang Panginoong Diyos, maraming salamat po. Thanks for giving us a great chance to consider your words. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na mapag-isipan ang inyong pong mga salita. Please help us to have living hope continuously. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng buhay na pag-asa ng patuloy. That's why let us live for your glory and evangelio strongly. Kaya nga, dapat po kaming makapamuhay sa inyong pong salita at sa inyong pong ebanghelyo ng matapang. We sincerely hope, araw-araw, lost soldiers shall be saved by your grace and mercy. Dapat po kaming umaasa na marami pong maliligtas araw-araw sa pamamagitan ng inyong pong pag-ibig at kahabagan. Please hold our heart not to focus on worldly things, to focus on you.
pakiusap, hawakan niyo po ang aming mga puso na huwag maglaan ng aming pansin sa mga makamundong bagay, kung hindi maglaan ng pansin sa tanging sa inyo lamang. And please be with brothers and sisters to have living fellowship. At pakiusap, pakisamahan niyo po ang mga kapatiran na magkaroon ng buhay na fellowship. We pray in the name of Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Today